Know, wonder, and learn. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Macy Alia Kaligiran Turingan, 10 taong gulang na nasa ikalimang baitang. Nag-aaral sa mababang paaralan ng Cumabao Integrated School, Tumawini North District, Tumawini Isabela. Natutulungan po ako ng Radio Escuela sa aking pag-aaral sapagkat napapadali po nito ang pagsagot at pag-intindi sa aking mga aralin. Napapalawak din ito ang aking kaalaman at isa pa, nakakasabay pa rin ako sa agos ng buhay sa larangan ng edukasyon. Kahit may pandemya na gaganap sa mundo at higit sa lahat, hindi man personal ang mga nakikita ko, ngunit ang mga aral na idudulot ng programang ito ay malaking tulong upang ipagpatuloy ang nasimulan ko at ang pangarap ko. Minsan po ay mahirap intindihin ang mga aralin ng mag-isa. Ngunit dahil sa Radyo Eskwela ay may mga guro na pong nagpapaliwanag nito. At tuwing nakikinig po ako, pakiramdam ko ay nasa paaralan ako at nakikinig sa aking guro at nag-aaral. Dahil kaya naman, nagpapasalamat po ako sa lahat ng radio teachers at sa lahat ng bumubuo ng Radio Eskwela, Isabela. Dahil sa Radio Eskwela, tuloy ang edukasyon. Thank you po and God bless. Daluyan ng karunungan. Pandayan ng kahusayan. Pinayaman at salukan para sa dalisay na kaalaman. Sandigan ng Batang Isabeleño. Edukalidad ang hatid serbisyo. Magandang umaga. Handa na ba kayo para matuto sa aking aralin? Pagkilala ng mga bahagi ng pananalita. Sa wika at panitikan. Oras na para sa mga araling bubuhay sa pusong Pilipino. Mga leksyong hahasa sa diwang makabansa. Kahusayan sa wika ay lilinang. Kagalingang pangretorika ay huhugugin. Edu, aksyong Pilipino. Filipino. Isang maliwalas na araw na punong-puno ng karunungan ang hatid sa inyo ng Radyo Eskwela sa Isabela. Kumusta kayo mga bata? Ito ang inyong klase sa Pilipino para sa ika-apat na baitang. Alam kong sabik na tayong lahat sa muli nating pag-aaral sa Radyo Eskwela. Ako ang inyong guro sa radyo, Ginang Marilu Laborte Ramos. Bago tayo dumako sa ating aralin sa araw na ito, ay pakinggan ninyo ang mga pamantayan natin sa pag-aaral sa radyo. Una, makinig ng mabuti. Pangalawa, ihanda ang iyong sarili at humanap ng komportableng lugar upang makatulong sa inyong aralin. At ikatlo, siguraduhin na nasa tabi ang mga gamit katulad ng panulat, kwaderno o papel na ginagamit sa pagtatala ng inyong mga sagot sa mga pagsasanay sa ating aralin. At ang inyong learning activity sheets o self-learning modules. Sa gitna ng pandemya, tuloy-tuloy ang ating pag-aaral. Manatiling nakaantabay sa ating aralin upang lubos na maunawaan ito. Handa na ba kayo mga bata? Opo! Halina, tumutok, makinig, at matutong muli. Ngayon mga mag-aaral, balikan natin ang nagdaang aralin. Anong inyong napag-aralan noong nakaraan? Mahusay! Ito ay ang pagbibigay ng kahulugan ng salita sa pamamagitan ng formal na definisyon nito. Maraming salita sa wikang Filipino ang magkatulad ng kahulugan. Mayroon ding dalawa o higit pa ang kahulugan. Magkatulad ang kahulugan ng salitang magkasing kahulugan o may formal na definisyon.
Formal na definisyon ang tawag kapag ang salita ay may pinagbasehan o galing sa diksyonaryo. Ang pumatnubay na salita ay makikita sa bandang itaas ng diksyonaryo. Ito ay tumutulong upang mapadali ang paghahanap sa salita. Halimbawa ng mga salitang magkatulad ang kahulugan o salitang magkasingkahulugan o may formal na definisyon. Malago, mayabong, maganda, marikit. Ngayon mga bata, bibigyan ko kayo ng maikling pagsubok upang masukat ang inyong kaalaman sa nakaraang aralin. Handa na ba kayo? Opo! Narito ang mga salita. Tagumpay. Alagaan. Kalungkutan. Matatag. At sandigan. Unang bilang. Arugain. Kalingain. Ano ang sagot? Tumpak. Alagaan. Pangalawang bilang. Pundasyon. Batayan. Ano ang sagot? Magaling. Sandigan. Patlong bilang. Pighati. Panglaw. Ano ang sagot? Mahusay. Kalungkutan. Pang-apat na bilang. Panalo, wagi. Ano ang sagot? Tama, tagumpay. Binabati ko kayo sa mahusay na paggawa sa ating gawain noong nakaraang episode. Handang-handa na nga kayo para sa ating bagong aralin ngayong araw. Ang paksang ating pag-aaralan ay tungkol sa pagsusuri kung opinyon o katotohanan ang isang pahayag. Anong opinyon? Ito ay sariling pahayag lamang. Matatawag na opinyon ang mga pahayag mula sa paliwanag lamang batay sa totoong pangyayari. Ginagamitan ito ng mga salita o parirala tulad ng sa aking palagay, sa nakikita ko, sa pakiwari ko, kung ako ang tatanungin, para sa akin at iba pa. Halimbawa, para sa akin, si Bea Alonso na ang pinakamaganda sa mga babaeng artista. Ano naman ang katotohanan? Ito ay totoong pangyayari. Ang pahayag na may katotohanan at kadalasang sinusuportahan ng pinagkunan. Ito ay mga impormasyong maaaring mapatunayang totoo. Ginagamitan ito ng mga salita o parirala tulad ng batay sa resulta ng, pinatutunayan ng, pinatutunayan ni, sang-ayon sa, at iba pa. Halimbawa, ang Mount Apo ang pinakamataas na bundok sa Pilipinas. Naunawaan na ba ninyo ang ating aralin, mga bata? Opo! Mahusay! Upang masukat ang inyong natutunan sa ating aralin, ay magbabasa ako ng isang balita. Makinig mabuti sapagkat magbibigay ako ng ilang katanungan tungkol dito mamaya. Ang ulo ng balita ay Iloilo, 4 na ginto sa arnis. Sinulat ni Maribic Awitan mula sa www.balita.net.ph. 28 ng Mayo, 2022. Iloilo, 4 na ginto sa arnis. Narito ang balita, Dumaguete City, Pilipinas.
Hindi man inaasahan, ngunit maagang namayagpag ang delegasyon ng Iloilo sa paligsahan sa Arnis sa 2012 Philippine Olympics Committee, POC, Philippine Sports Commission, PSC National Games na ginanap sa Negros Occidental. Inangkin ang Iloilo sa pamamagitan ni Glory Joy Bartonico at Warly Gumban ang dalawa sa unang apat na tropeyong ginto sa Women's Solo Baston at Men's Double Baston events ayon sa pagkakasunod. Ngunit ang nasabing panalo ay parehas na hindi inaasahan ng dalawang atleta dahil sa magkaibang kadahilanan. Ang 18 anyos na si Bartonico, second year BS Math student ng Western Visayas College of Science and Technology, ay hindi inaasahan ang paglalaro sa event na ito dahil isang araw lamang niyang binuo ang kanyang routine bago sumalang sa laro sa kakulangan ng manlalaro. Hindi naman nakapag-ensayo ng maayos ang 18 anyos na si Gumban, working student sa Western Visayas State University kung saan kumukuha siya ng kursong Marine Engineering. Mismo ang kanilang pinakabatang coach sa kompetisyong si Cindy Abigail Monte, may edad 16 na taon, ay umamin na hindi sila umaasa na maagang mamayagpag sa kanilang laro. Actually, wala po kaming gaanong inaasahan pa nito. Basta maipakita lamang po namin na kaya rin naming maglaro at sumabay sa mga kilala at magaling sa Arnis. Ani Monte, gold medalist sa palarong pambansa. Ayan, tapos ko nang basahin ang balita mga bata. Naunawaan ba ninyo? Handa na ba kayo sa ating maikling pagsubok? Ngayon, sagutin natin ang gawain 1. Ito ay may pamagat na katotohanan ito, opinion mo. Makinig ng mabuti mga bata at babasahin ko ang panuto. Mula sa binasang balita tungkol sa Arnis, pumili ng dalawang katotohanan. Ibigay din ang opinyon mo tungkol dito. Bibigyan ko kayo ng isang minuto upang tapusin ang inyong gawain. Bata, ito ang mga maaaring isagot. Sa katotohanan, una, napanalunan ni na Glory Joy Bartonico at Warly Gumban ang dalawa sa unang apat na tropeyong ginto sa Women's Solo Baston at Men's Double Baston. Pangalawa, si Bartonico ay second year BS Math student ng Western Visayas College of Science and Technology. At si Gumba naman ay working student at nag-aaral sa Western Visayas State University at kumukuha ng kursong Marine Engineering. Sa opinion naman, narito ang posibleng isagot. Maaring hindi sana manalo si na Bartonico at Gumban kung hindi sila nag-ensayo ng maayos. At sa aking palagay, inaasahan ng kanilang coach na si Cindy Abigail Monte ang maagang pumamayagpag ng dalawang atleta. Nakuha ba ninyo ang tamang kasagutan? Magaling mga bata! Magkakaiba man ang inyong mga kasagutan, alam kong tama ang inyong mga naging sagot dahil ginabayan kayo ng inyong mga kasama sa bahay. Sukatin muli natin mga bata kung naintindihan talaga ninyo ang natapos nating aralin. Kaya, kunin muli ang inyong panulat at kwaderno o papel
upang may magamit kayo sa pagtatala ng inyong mga sagot. Ganito ang panuto sa gawain 2. Tukuyin kung ang pangungusap ay opinyon o katotohanan. Umpisahan natin sa unang tanong. May 7 araw sa isang linggo. Ano ang sagot? Tumpak, katotohanan. Pangalawang tanong. Sabado ang pinakamasayang araw para sa akin. Ano ang sagot? Mahusay, opinyon. Pangatlong tanong. Ang taong mabait ay hindi magkakasakit. Ano ang sagot? Magaling, opinyon. Pang-apat na tanong. Ang mga prutas ay may iba't ibang bitamina at mineral. Ano ang sagot? Tama, katotohanan. Panlimang tanong. Ang Pasko ay ipinagdiriwang tuwing 25 ng Disyembre. Ano ang sagot? Magaling, katotohanan. Dumako tayo sa pang-anim na tanong. Dapat bigyan ng regalo ang mga bata tuwing Pasko. Kung ang sagot mo ay opinyon, magaling. Pampitong tanong. Kapag mayaman ang pamilya, masayahin ang mga miyembro nito. Ano kaya ang sagot? Mahusay, opinyon. Pangwalong pahayag. Labag sa ating batas ang magbenta ng alak sa mga bata. Anong sagot? Katotohanan. Pang-siyam na bilang. Si Chris Aquino ay isa sa pinakamagandang aktres sa Pilipinas. Ano ang sagot? Tumpak, opinyon. Sa panguling tanong, ang Boracay ay matatagpuan sa probinsya ng Aklan. Ano ang sagot? Tama, katotohanan. Ngayon mga bata, bilangin na ninyo kung ilan ang nakuha ninyong check. Tapos na ba kayo sa pagwawasto mga bata? Nakuha ba lahat ang tamang sagot? Magaling! Binabati ko kayo. Sa mga hindi naman nakakuha ng perfect score, ay babawi kayo sa ating susunod na mga pagsusulit. Bago tayo dumako sa ating bagong gawain, ay balikan muna natin ang ating pinag-aralan ngayong araw. Ano bang opinyon? Mahusay. Ang opinyon ay sariling pahayag lamang. Matatawag na opinyon ang mga pahayag mula sa mga paliwanag lamang batay sa mga totoong pangyayari. Ang galing ng mga bata sa 4 na baitang. Ano naman ang katotohanan? Tama! Ang katotohanan ay totoong pangyayari. Ito ay pahayag na may katotohanan at kadalasang sinusuportahan ng pinagkunan. Ito ay impormasyong maaring mapatunayang totoo. Nagkahanda na ba kayong muli mga bata para sa ating susunod na gawain? Yes, ma'am! Makinig ng mabuti upang masagot ng tama ang mga tanong. Narito ang panuto sa gawain 3. Magsulat ng 5 pangungusap na nagpapahayag ng katotohanan at 5 pangungusap na nagpapahayag ng opinyon. Ngunit, hindi ninyo kailangang magmadali. Maaari itong sagutan sa inyong mas maluwag na oras sa tulong ng inyong mga kasama sa bahay. Handa na ba kayo mga bata sa susunod nating pagsubok?
magaling. Palakpakan ang inyong mga sarili. Sa gawain 4, narito ang panuto. Isulat ang titik K kung ang pangungusap ay nagsasaad ng katotohanan. At isulat ang titik O kung ang pangungusap ay nagsasaad ng opinyon. Pakinggang mabuti ang mga pangungusap na aking babasahin upang mataas ang makuha ninyong marka sa ating gawain. Unang bilang, ang Sahara ay isang malaking disyerto sa Afrika. Ano ang sagot? Tama! Titik K, katotohanan. Pangalawang bilang, mas mabilis ang biyahe sa eroplano kaysa sa barko. Ano ang sagot? Mahusay! Titik K, katotohanan pa rin. Pangatlong bilang, masaya ang magkaroon ng alagang hayop. Ano ang sagot? Tumpak! Titik O, opinyon. Pang-apat na bilang, mas maganda ang babaeng maputi kaysa sa maitim. Ano ang sagot? Magaling! Titik O, opinyon. Panlimang bilang, may mga sabon na nagpapaputi ng kutis. Ano ang sagot? Mahusay! Titik K, katotohanan. Pang-anim na bilang, ang asignaturang musika ay masayang pag-aralan. Ano ang sagot? Magaling! Titik K, katotohanan. Pang-pitong bilang, ang Jollibee at McDonald's ay parehong may tindang pritong manok. Anong sagot? Tama! Titik K, katotohanan. Pang-walong bilang, ang pakikinig sa radyo eskwela ay hindi makakatulong sa pag-aaral ngayong new normal. Ano ang sagot? Kung ang sagot mo ay opinyon, tumpak! Pang-siyam na bilang. Ikaw ay nasa ika-apat na baitang pa lamang. Ano ang sagot? Mahusay! Titik K, katotohanan. Panguling bilang, higit na mas maganda ang bulkang Pinatubo kaysa sa bulkang Mayon. Ano ang sagot? Magaling talaga ang mga mag-aaral sa ika-apat na baitang. Ang sagot ay titik o opinyon. Ayan mga bata, nalaman na natin ang wastong mga kasagutan. Huwag pang hinaan ng loob mga bata kung hindi mo lahat nakuha ang tamang mga sagot. Maari pa namang bumawi sa mga susunod pa nating pag-aaral sa Radyo Eskwela sa Isabela. Nasusuri na ninyo kung opinyon o katotohanan ang isang pahayag o pangungusap. Sa pangwakas na gawain, bumuo ng isang dialogo. Gamitin ang pahayag na opinyon o katotohanan. Ngunit muli, huwag mag-alala. Hindi kailangang magmadali. Maari itong ipagpatuloy na gawin sa iyong mas maluwag na oras. Ipapasa ang iyong learning activity sheets o self-learning modules sa itinakdang araw at oras ng pagbabalik at iwawasto naman ito ng iyong guro. Inaasahan kong marami kayong natutunan sa ating paksang aralin sa araw na ito. Ugaliing makinig sa Radyo Eskwela sa Isabela mula Lunes hanggang Biyernes. Patuloy ang edukasyon para sa ating henerasyon.
sa daan ng pagkatuto ay walang may iwan. Kaya halina sa Radyo! Radyo! Radyo Eskwela! Ako ang inyong naging guro sa radyo, Ginang Marilu Laborte Ramos. Sa ngalan ng buong RBI production team, hanggang sa muli, paalam mga bata!